Ulit natin mga ka-viewers. Kauwi na kagabi ang leader ng Kingdom of Christ Ministry matapos makulong ng may 24 na oras sa Hawaii nang makita. So what's up sa inyo dyan mga ka-viewers natin dyan, no? Teka, dito pala dapat ang tingin. Papatayin ko muna itong electric pan. Hinaan ko lang pala muna kasi medyo mainit siya. Ayan, tama ang sigurin. So mga ka-viewers natin dyan, narito tayo. Tapos titigilan muna natin yung pagbibigay ng tips and guide sa YouTube. Sa YouTube channel nyo. At papasok muna si Pastor Kibuloy. Doon muna tayo magpo-focus ngayon. No? Kasi baka mamonetize tayo doon. Umakot ngayon ng views yun si Kibuloy. At yan nga no, mga ka-viewers. Yung content natin ngayon ay tungkol kay Pastor Kibuloy. Na kung saan itinatawag yung sarili niya na self-proclaimed son of God nga. So papanoorin lang natin to mga ka-viewers kasi nga medyo natutuwa ako dito kasi nga napanood ko siya sa Facebook kung saan sinabi niya doon na pasalamat yung mga sa Davao ba yon? Bukid nun na pinahinto ko yung lindol, sabi niya. Ganito pagkakasabi niyo, sabi ko sa lindol, "Lindol, stop! Stop!" Ganyan pa siya nalalaman, no? Lakas ng tama niya, eh, no? Siyempre, yung lindol mga ka-viewers natin dyan. Saglit lang naman yan, hindi naman tumatagal yan ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras, o magdamagan, hindi ba? Tatagal lang yan ng minuto, segundo, yan, segundo lang talaga yan. Ang nagpapatagal lang yan is yung aftershock, no? Kung saan, minsan, pagkatapos ng ilang minuto, may aftershock na mararamdaman, hindi ba? Kahit naman sinong tao, kayang gawin yun eh. Lindol, stop. Kayang gawin yan kasi nga, segundo lang naman tinatagal talaga ng lindol o minuto. Siyempre, hindi naman yan tumatagal ng yun nga, mga ilang oras, hindi ba? Ba't di niya gawin sa ulan yan? Diba? Gawin niya sa ulan na, ulan, stop. Lalo na kung umuulan ngayon sa Cagayan de Oro. Diba kung nanonood kayo ng balita, mababalita niyo na umuulan talaga sa Cagayan de Oro. Malakas na ulan. Di ko alam kung anong pangalan ng bagyo ngayon. Ramon ata o Rojas, ewan ko lang. Basta letter R na yun, letter R yun. No? So, eto na lang, pagpatuloy na lang natin to. Subukan ko lang i-record ngayon. Ayan, 3, 2, 1. Ayan, nagre-record na siya, okay. Inulan ng usap sa netizen. Ayun nga pala, bago magsimula to, credits, magbibigay muna ako ng credits kasi yung video na ito ay galing sa DZRH News. Yung YouTube channel nila, bisitahin nyo na lang. At yung title na itong pinapanood ko na video sa YouTube ay The Appointed Son of God, hindi nakalusot sa US Army. Okay, start na natin. Sa self-proclaimed appointed son of God na si Apollo Kibuloy na hinuli sa cash smuggling at pag-iingat ng mga piyesa ng baril sa United States. Ayun, no? Yung sinabi ng reporter dito, inahuli siya dahil sa pag-smuggle ng pera at mga piyesa ng baril at mga baril ata mismo. Siyempre bago mo i-ano yung ano, yung baril at yung pera, kailangan may rason muna bakit nasa yung pera na yon, saan galing yon, di ba? Tapos yung baril lalo na yon, kailangan may permit ka ata doon o license to carry, di ba? O license to import kasi nga mga malalaking kalibre ng baril ata yung inaano nitong self-proclaimed son of God, no? Na si Pastor Kibuloy, ba't niya, ano niya ba yung barel? Diba? Kung kaya niya naman paistapin. Kung lulusubin man siya, kung namimiligro man siya, kung may death threat man na siyang natatanggap, pwede niya naman sabihin na, hired killer, stop, diba? Mga ka-viewers natin dyan, pwede niyang gawin yun eh, ba't hindi niya gawin? Diba? Ba't kailangan niya ng pera? Eh, diba? Self-proclaimed son of God nga siya, pwede niyang gawin magmilagro siya, gumawa siya ng pera dyan sa harapan niya, hindi ba? Pero kung hindi niya kayang gawin, natural lang na mag-ano talaga siya ng pera. Pero yung sa baril, yun, medyo questionable yun, saan niya gagamitin yun, at kanino niya ipapamigay yun, o gagamit para ba sa sarili niya yun. Kung para sa sarili niya yun, ba't napakarami namang baril, hindi ba? Meron pang mga piyesa ng iba't ibang klase ng baril. So, yun lang naman yung tanong, ba't siya nag-smuggle, no? Masama kasi mag-smuggle.
So ito na, ipagpatuloy ulit natin yung video. Tetsa, binash at binato ng masasakit na salita ng maraming netizen ang anilay pagdadala ng alagad ng Diyos na malaking halaga ng kasya. Ayon sa comment ng isang Ad Beltran sa social media, ginagawang negosyo ni Kibuloy ang relihiyon dahil wala namang kumukwestiyon kung saan galing ang kayamanan nito. Sabi ng netizen na si Eugene Dailan, natural na lang sa... O nga pala, no? Saan nga pala galing yung pera ni Kibuloy? Eh alam ko naman, focus talaga siya sa ano niya, sa simbahan niya, no? Mayroon nata siyang simbahan eh, sarili niyang simbahan. Tapos syempre, saan ang gagaling yun kung focus siya dun, hindi ba? May donation yun. Baka malay niyo, dun galing yung perang ano, di ba? Yung pera na pinangano niya ng import na barrel, di ba? Yun yung mga question eh, kasi hindi naman ata mayaman yung pamilya niya. O ewan ko lang kung mayaman, kung ano man ang negosyo nila, hindi ba? Napaka-imposible kasi nga natapos ko itong video na to. Meron din po siyang high class helicopter ata yun. Meron siya nun. Na stranded sa may banda ng bandang Hawaii, sa may US nga. So bakit siya mayroong ganun? Ang mamahal ng mga ganun, syempre wala naman dito sa Pilipinas nun, sa ibang bansa mo pabibilin yun. Saan galing yung pera na pambili niya ng mga gamit na yun? At yung sa baril, lalo na yung sa baril, no? Kasi nga, yung baril, medyo may pagkamamahalin yan. At ilang baril pa yung hawak niya at dinala niya papunta dito sa Pilipinas na dapat, kung makakalusot sa Hawaii, nandito na sa Pilipinas yun. May mga piyasa-piyasa pa, hindi pa. Bukod pa doon, yung $300 ata yun. Tapos, $300,000 sa yun. So, ipagpapatuloy natin. Mga leader ng simbahan na magkaroon ng limpak-limpak na pera dahil sa pag-corrupt sa mga donasyon ng miyembro. Batay naman sa comment ni JR Rom. Yan nga, sinabi ko sa inyo, no, mga ka-viewers natin dyan, baka galing sa donasyon yung pera niya. Kasi wala naman siyang trabaho eh. Kung may negosyo man siya, siguro pwede niyang sabihin kung ano yung mga negosyo na yon, kung ano ang kita nun kada araw, di ba? Para hindi maging question sa mga tao. So, sumasamba ko kay Kibuloy. Siyempre magtatanong ako niyan, Kibuloy, saan galing yan? May helicopter ka, saan galing yan, Kibuloy? May negosyo ka ba? Diba? Yun lang naman mga ka-viewers eh. Ipagpatuloy na lang muna natin to. Faldas, ginagamit lang ni Kibuloy ang pangalan ng Diyos para magpayaman at magpasasa sa luho. Samantala, tinawag naman ni Paul Vincent na appointed son of devil si Kibuloy. Sabi ng netizen na si Alice Manzano, hindi na siya magdo-donate sa kahit anong relihiyon at tutulong na lang siya ng derechuhan sa mahihirap. Ayun mga ka-viewers, nagkaroon na ng negative effect yung ginawa ni Kibuloy. Siyempre, yung ibang nagdo-donate sa simbahan, parang iniisip nila na parang ganun na rin ang ginagawa ng ibang simbahan. Hindi ko sinasabing ganun lahat ng simbahan, no. Pero syempre, kung ako naman din magdo-donate, no, mapapaisip rin ako. Nagdo-donate ako para makatulong sa mahirap. Bakit hindi ko na lang subukan o gawin na direct na tumulong ako sa mahirap? Hindi ba mga ka-viewers natin dyan? Pwede kong gawin na mahirap yun, tulungan ko na lang kaysa sa mag-donate ako sa simbahan. Ganun din naman ang mangyayari, tutulong din sila sa iba, hindi ba? Pero mas maganda kung mag-donate pa rin kaysa simbahan, hindi ba? Kasi malawakan kasi yung ginagawa nilang pagtulong, yung charity nila. So pagpatuloy ulit natin mga ka-viewers. Pauwi na kagabi ang leader ng Kingdom of Christ Ministry matapos makulong ng may 24 na oras sa Hawaii nang makitaan ng... Ayun nga mga ka-viewers, nakulong talaga siya ng isang araw, 24 hours daw eh. So kung mapapansin niyo sa likodan niya, mayroong helicopter doon dalawa. Hindi ko alam kung kanya 'yan o yun yung ginamit niya papunta rito, pero sa tingin ko sa kanya 'yan ng mga ka-viewers. Saan kaya galing 'yan at mukhang sosyalin pa yung helicopter, dalawang piraso pa. So, napaka-questionable ng personality ni Kibuloy. Tapusin na natin ito mga ka-viewers. Ang 350,000 cash at mga parte ng military style rifle sa loob ng kanyang Cessna Citation Sovereign Plus private plane na grounded ngayon sa Hawaii Airport. And grounded nga yung ano. Sa kabila ng mga bash, may mga nagtatanggol din kay Kibuloy na nagsabing grounded yung kanyang helicopter. So tingnan natin itong sasabihin ni Mabel Arribe. Arribe ba yan?
huwag sana itong husgahan, lalo na kung hindi naman alam ang buong pangyayari. Tama, no, mga ka-viewers, huwag tayong manghusga agad sa ating kapwa, no? Lalo na kung wala tayong alam sa nangyari. So, ito mga ka-viewers, tignan natin dito sa comment kung meron pa ba. Ay, may mga nagko-comment. Ano to, reply yan eh. Tapos, ito, tignan natin. Titignan ko kung meron bang kung meron bang nagtatanggol kay Kibuloy dito. Pero mukhang wala naman. Asan na, wala man lang magtanggol. Asan na mga alagad ni Kibuloy? Wala man lang magtatanggol sa Son of God nyo kuno. Pwe, mga demonyo lahat ng miyembro ni Kibuloy. Huwag naman sabihin mga demonyo, no. Sabihin na lang natin mga sinungaling kung hindi totoo. Pero kung totoo, hayaan nyo na lang. Wish ko lang wala nang magsisimba dyan sa simbahan ni Kibuloy. Kibuloy, what kind of drugs are you taking? Ano ba yan? Mga comment nyo. Ayun, si Richard Montales, no? Di niya na-stop yung mga nanghuli sa kanya. Tama nga naman, mga ka-viewers, no? Ba't di mo na-stop yun, Kibuloy? Sabi mo lang, mga manghuli sa akin, stop. So, mga ka-viewers natin dyan, hanggang dito na lang siguro, no? So, credit sa sa YouTube channel na to, DZRH News Television. Subscribe kayo sa YouTube channel nila. Wait lang, hinto ko lang tong pagre-record. At yun nga, no, mga ka-viewers natin dyan. Yung kay Kibuloy nga, syempre, napaka questionable saan galing yung mga yaman niya, yung nabibili niya, luho niya, lalo na yung mga barel, yan. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang siguro. At syempre, sa mga bago pa lang sa YouTube channel namin ni Maring Clarice, mag-subscribe kayo. Kayo na rin balak magla-like kayo, pero mag-subscribe kayo para updated kayo sa YouTube channel namin, sa YouTube video namin. At syempre, kung yung mga bago dyan at gusto nyo magkaroon ng YouTube channel, panoorin nyo na lang sa video playlist namin. Meron akong video na ginawa dyan para sa mga gustong mag-YouTube at yung mga bawal gawin at yung mga dapat gawin para umakot kayo ng views sa YouTube. So hanggang dito na lang muna mga ka-viewers. Paalam sa inyo.